Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jeneline Sandaga and for today's video is gagamitin natin yung Milo as a painting material. So meron coffee painting, may juice painting, syempre dapat may Milo. Kumpletuhin natin lahat ng mga nasa pack, di ba? So let's start the video lang ya. And ito na yung Milo na gagamitin natin. And nabili ko sa tindahan ng 7 pesos, isang sachet na ganito. And again, this is just for fun and lang ya. And what if, di ba? And lahat naman ng nangyayari, yung mga na-invento, nagsisimulayin sa question na what if kung pwede, diba? So, try lang natin. And also, hindi ko to sasayangin. Kukuha lang ako ng onti dito and then papapakin ko pa rin to lang ya. Alam niyo, yung pinapapak yung Milo. Yan, so dito, lalagay ako ng onti dito sa palette ko. Yan, onti muna. Tapos, idalute natin siya with warm water. Kasi ito, diba, kapag inaano sa malamig na tubig, medyo namumuo siya. Ang hirap niya idalute. So, mas mabuti sa warm water. Ayan, may water brush ako dito, tapos niloadan ko ng hot water. Ayan, mga tatlong patak muna. And then, i-stir natin siya with a painting knife. Ayan. Okay. Ayan, nadalute na kagad siya, di ba? So, I think, idadalute ko itong mabuti para mawala yung mga sugar, yung mga crystal, di ba? And then, in here, magdadagdag pa ako ng onti pa para mas darker. And also, hindi na ako gagawa ng 3 shades. Gagawa lang ako ng isang color ng palette ko. Tapos, kapag gusto kong i-light, lagyan ko lang ng water. And then, kapag gustong darker, much more pigment na to. Unti-unti lang sa pagdadalute para mas madali natin siyang madalute dito. So, ito na siya. Ito yung consistency niyo. Medyo malapot siya. Ayan o. Medyo sticky. Yan. And then, kuha ko ng watercolor paper. I-try natin to. So, ito na yung watercolor paper. I-wet ko muna yung brush ko. Tapos, ididip ko dito sa pigment na ginawa nating Milo. Yan. Ito yung pigment niya. And I think kung kulay naman siya. And pigmented siya. Katulad siya ng parang coffee, di ba? And lalagyan ko ng more water. Yan. Okay. I think okay naman siya. Di ba? And may light sketch na ako. Ito si Kim Bok-ju. Yun sa weightlifting fairy. And napaka-light lang nitong K-drama na to. Hindi ganun ka-drama pero sakto lang. Mga good vibes lang yung mga scene nila. And ang ginagawa ko ngayon is, ni-wet ko lang siya. Wet on wet yung technique na gagawin natin. And may scratch paper ako dito para dito natin itetest out yung consistency niya. Wet lang natin. And then, tsaka natin ilalagay yung, ito is yung first layer. So, first layer is napaka- ano lang, pinaka-washout lang, yung light asukin lang. Kasi dito is parang, i-treat ulit natin to na parang watercolor lang. Build tayo ng mga color. And ang inuuna ko is yung skin niya. Yung mga outer corner. Kasi kadalasan ito yung mga darker color eh. And I think yung for me, yung difference nito sa coffee is yung color nito is much parang chocolatey, ganun yung color niya. Kasi sa coffee painting is parang sepia na sepia, di ba? Parang color tea na siya. Match color brown, ganun. Brown na may pagka-yellowish, ganun. Ito is parang burnt amber yung pagka-color niya. Ngayon is i-contour natin yung nose niya. And in here is light color lang. Hindi masyadong contour na contour yung picture niya dun sa reference photo. Darken natin yung around the eye niya. And I think for me, ang cute pang mata niya, no? Bilog na bilog. And dalawa yung brush na ginagamit ko. Isang pang kuha ng pigment ito. Tapos ito pang kuha ng water at saka pang blend. Ngayon, lagyan natin ng color yung lip niya. And nilalagyan ko lang ng buo yung lip niya. Super light lang to. And napaka-important na yung water sa brush nyo is enough water lang. Huwag masyado matubig para match control dito. And then, lagyan na rin natin ng color ng first layer yung hair niya. And dito, hindi naman ako masyadong define dito kasi first layer pa naman to. So, mamaya na tayo mag-a-add ng another tonal values dyan. Okay? And, hindi naman photorealistic yung mga ina-achieve ko. So, I think, gusto ko pa rin yung effect niya. And, I think for me, yung una kong napanood na K-drama is yung Princess Ours. I think, elementary yata ako nun. Eh, kasi diba, dati hindi uso yung DVD. As in, aabangan mo talaga sila. Eh, yun yata is sa ABS-CBN ipinalabas. Hindi ako sure. Basta, ganun. Tapos, ang time niya pa is pang gabi. Tapos yun, pagpupuyatan ko yun. Pero ngayon is, meron na sa online, diba? Comment down below kung ano yung mga favorite yung K-drama. Tapos, yung gusto ko rin is si Dongi. Ano siya? Traditional na series siya.
Tapos, basta napaka-witty ni Dongyi. Tapos, yun, dahil nga sa favorite ko din yun, ipinangalan ko kay Dongyi yung aso ko. Also, dati is may aso ko si Gian. Ipinangalan ko naman dun sa Princess Arts nga. And yung hair niya is parang sinusundan ko lang yung veil dun sa reference. Pero hindi totally kong kinakopy. And again, hindi naman to photorealistic. Stripe-stripe lang ako ng hair dyan. Tapos, naglilib ako ng white space. Hindi ko nilalagyan ng pigment yung mga ibang area. And also, regarding dun sa amoy, hindi naman siya ganun na ma-aroma. Diba kasi kapag yung coffee, pati yung mga juice na tinaray natin is super, super maamoy siya. Ito, parang wala lang. Amoy Milo, pero hindi ganun nangangalingasaw. So, balik tayo sa face niya. I think, tuyo na yung mga first layer na ginawa natin. So, lagyan natin ng shade yung eyebrow niya. Ito is yung first layer ng eyebrow. And napaka-important na patuyuin yung first layer na ginawa niya bago kayo magpatong na another layer. So, dito na tayo sa eye niya. And gagamit ako ng fine brush para sa mga line. And ilaline ko yung eye niya. And medyo bubodong lang ako ha. Kasi medyo fine to eh. Kasi habang nagsasalita ako, nagkugulo yung line. Yan, yung eye is nagkakaroon na siya ng define, diba? So, ganun lang naman. Sundan nyo lang yung sketches na ginawa niya before. And ito is less water para match pigmented. Okay? And wala pang match detail yan. Mamaya is lagyan natin ng mga shading-shading yan. Gawin muna natin yung second eye. Ganun lang din. Nilalign ko lang yung eyeliner niya. And ang cute talaga ng mata niya. Bilog na bilog na. And also, you can help this channel by liking the videos. Kasi yung sa pag-like niyo ng videos na to, yung kasi yung Facebook algorithm, pati yung YouTube algorithm, parang pinapaboran nila yung parang mas pinapakita, nire-recommend nila mga nakaka-reach ng more people itong channel na to kapag liking videos, comment, ganun. Kaya, like and comment and subscribe, diba? And share nyo rin talaga sa friends nyo and really helps to grow this channel. Truly appreciate that and thank you. So, lagyan na natin yung shade ng iris niya. And light shade lang to. And yung eyes naman niya is color brown. Super, super light shade lang. And lagyan din natin ng itim yung nose trill niya. And i-contour pa natin yung nose niya. Ito is second layer na tayo sa skin niya para mas ma-define natin yung mga features ng mukha niya. Tapos, lagyan natin ng more details yung lips niya. Ito, dito sa pinaka yung gitna, yung divider nito sa lip. Sa upper and lower lip is medyo karaniwan is darker yun. And more shadow dito. And as of now pa namang wala pang langgam na lumalapit sa akin. And also, ng bata ako, inuulam ko tong Milo eh. Pati yung gatas, tas kape. Yung mainit na kanin, tapos ipapowder dun yung Milo. Ano lang, sarap lang, matamis. So, tuyo na yung first layer na ginawa natin. So, pwede tayo mag-add ng another layer. And also, itong Milo is medyo nanuyo na. Pero, I think, still working properly. Add lang tayo ng onting water para mag-activate sila ulit. And then, iitiman pa natin yung mga values niya. And mushy tayo dito sa loob ng mata niya. And yung sclera is not totally white. Always remember that. Konting shade lang na ganyan. And dito rin sa other eye. Ayun lang, shade lang kayo. Tapos, i-blend nyo lang. And itong pang-blend ko is medyo niliitan ko rin kasi sa mga maliliit na space na tayo nagko-color. And onting eyeshadow dito sa around the eye. And layer na rin tayo sa skin niya. So, basain na natin to activate. Kasi medyo tuyo-tuyo na siya. So, dito sa pandang skin niya dito is medyo darker yung tone niya dito. And i-blend natin. Tapos, lagyan natin ng contour dito sa cheek niya. Yung facial feature niya dito. And i-blend. And may langgam na siya lang ya. Ayun, nakikita niyo ba lang na ganito talaga eh. As expected na may langgam. And also dito is buildable naman yung color. Makakapag-layers tayo ng multiple times. And nagiging darker din talaga yung mga values niya. And also, may ibibigay ako sa inyong tip. Ito, usually kong ginagawa to. Diba kasi syempre tuyo na yung surface dyan. So, lagay ka ng brush dyan. Tapos, lagay ka ng brush dito. Tapos, patong ka lang na dalawang brush dyan. Basta anything kahit hindi naman brush. Basta mga anything na pamatong. Tapos, dito mo ilalagay yung kamay mo. Pang relax, diba? Para hindi masyadong magalaw. Yan, you can move naman yung ganyan, diba? O, yan. Kasi medyo nakakangalay kapag medyo ganyan, no? Tapos medyo baliko yung nanginginig yung kamay natin, diba? So, i-continue na natin i-darken yung hair niya. So, i-activate ko lang to kasi medyo nanunuyo na with water. Also, kapag medyo nagiging, ano na to, light na, lagyan nyo lang ng Milo ulit. Tapos, hair strand lang ako dito. I think gagamit ako ng mas fine, mas pointed na brush. Yan. And yung, ano ko, pag stroke ko is, sinusundan ko lang
yung way ng hair. And medyo loose lang yung ginagawa ko. Pinakadulo ng brush yung pinang-touch ko dito sa paper. Huwag masyadong paganyan kasi medyo magiging big yan. So, yung as in touch lang, yung pinaka-tip lang talaga nitong brush. Yung ganyan. And also dito is medyo wavy. So, medyo ipapasisin nyo lang yan para magkaroon ng mga pat yung hair, di ba? Tapos, lagyan natin ng onting shadow dito. And I think for me, pigmented naman tong Milo. Kasi yung kumukulay siya. So, sa halagang 7 pesos nyo, di ba? Mga ipempink ka na lang yan. And papatuyuin ko lang to sa electric pan para ma-sprayan ko na siya ng fake satin para hindi siya langgamin. And then, ganun din sa mga pals na ginawa natin, tinry natin yung coffee, yung mga juice, and napaka-exciting and it's really fun na hindi mo alam kung effective ba, diba? Pero I think nag-work naman siya kasi nakagawa naman tayo, nakakulay naman tayo ng tonal values at yung mga blackness nitong portrait ni Kim Bok-joo, diba? Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click me yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new videos. Sa Facebook, Jeneline Sandaga, at click me yung first. Sa Twitter, Jeneline Sandaga as well. At sa Instagram, Jeneline_Sandaga. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!